Ikaw alias Karen ay aming inaaresto sa kasong falsification with conspiracy. Ikaw Karen Abalos ay aming inaaresto sa kasong falsification with conspiracy, estafa, resistance and disobedience and lying threat kasi ginagamit mo na pangalan si Secretary Abalos na iyong kamag-anak. Possession ng isang driver's license na inihilalang fake. Okay, ngayon pumunta ka pa rito sa opisina para gamitin ang pangalan ng ating Secretary Abalos para lumapit dito. Okay, nang walang pahintulot sa kanya. Bakit nyo ginamit yung pangalan ni sir? Ano po? Ay, naku. Sir, ma'am, anong masasabi nyo ngayon? Nahuli na kayo. Sinag-serve na. Masa nyo pamag-anak mo ba talaga, Secretary Alvarez? Sinag-serve na. Ano uli ang reaksyon nyo, te, please? Paki, ano lang. For the sake of fairness lang, ma'am. Opo. Ma'am, sige po, para mapahinggan po ang panig ninyo, ma'am. Hindi naman po kayo nakikita sa camera. Hindi naman po kayo magsalita kahit audio. May gusto ko ba kayong sabihin, ma'am? Wala po akong kinalaman. Wala ko kayong kinalaman, ma'am? Oo. Paano ko kayo napunta dito, ma'am? Pinapunta po ako dito. Sino nagpapunta po sa inyo dito, ma'am? Hindi pwede mag-absent si Alice. Tinawagan po ako. Sinong tumawag sa'yo? Pinapapunta daw po ako ni Sir Gab. Nino? Pinapapunta daw po ako ni Sir Gab. Para saan daw po? Para saan daw po? Kakausapin daw. Kakausapin, oo. Mm-hmm. Ma'am, yung paggamit ng peking lisensya, ano mo ba yun? Hindi ko po alam po kasi nasa bahay po ako. Kaya Abalos yung gamit niya. Ba't po kayo napanggap na... Hindi, wala po akong kinakausap na kahit sino. Wala pa po akong nakakausap. Okay. Bakit po na-involve yung pangalan niya? Hindi ko po alam kung bakit po nandito ako kasi pinatawag po ako. Actually, magpapa-check up po ako ngayon. Mm-hmm. Hindi ko po alam. Okay, ma'am. Sige. Okay. Wala po akong alam sa mga nangyayari. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Sige. Antonio Sara Mirasol ay aming inaresto sa kaso ng investigation. At dahil sa pagpara sa iyo, nahuli ka ng MMDA na nagadrive ng kolorum na sasakyan na van. Ngayon, gumagamit ka ng peking license. Pinirepresent mo to, gumagamit ka ng peking license. Okay, so may karapatan kang manahimik o magsawalang ibo. Ha? May karapatan kang kumuha ng sariling abogado. Kung hindi mo kaya, ang gobyerno ang bibigay sa iyo. May karapatan kang humingi ng sariling doktor, humingi ng sariling doktor. At kung hindi mo rin kaya, ang gobyerno ang bibigay sa iyo. Naintindihan mo ba ang mga karapatan ito? Well, unang-una, alam naman natin, no, with the directive and the support of the President and the Secretary of the Government, na we have to intensify yung mga operations natin when it comes to mga kolorong vehicles at yung mga kalsada because of the negative effect na dinadala po nito. So ngayong umaga, tayo po ay nagkasal ng ating intensified operation and well enough, meron tayong nakulik na isang kolorong van dito po sa area ng Cubao, Araneta, Cubao, na kung saan ito po ay nagsasakay ng mga pasahero na patungong Laguna. So, upon further apprehension, ito po ay napara natin at nahuli po natin na talaga pong nagsasakay and confirmed na meron po mga pasahero na nagbabayad patungong Laguna. And furthermore, nalaman po natin na yung van po ay expired po ang registration na tumatakbo sa ating kalsada. At pangalawa, driver po nagpresenta ng lisensya, however
upon further confirmation, ang lisensya po ay peke. So, doon na po tayo nagsusad ng mas mabigat na confirmation in cooperation, of course, na nilunsad ng DILG. Ito po ay binigay ng instruction ng ating mahal na secretary na investigahan po lalo. At nalaman po nga natin na meron pong operator or pakilalang may-ari ng van dito na huli natin. Yun nga po, pinapakilala niya at dinadami po niya ang pangalan po ng ating secretary. Sir, how long na yung operation? Yung duration of operation, hindi po natin masasabi, but it seems like matagal na po siya nag-operate dahil yung driver na ito, hindi po ito unang beses na nahuli siya. This is already the third time na nahuli po itong driver na ito. Sir, pakialinaw lang ha. Paano siya, how is he connected kay Abalos? Paano niya nagpapakilala na kapag ano ko to o paano ba? Paano po ba? Well, unang-una, pumunta siya dito sa ahensya upang makipag-usap. At sinasabi niya na siya ay kamag-anak ng ating butihing sekretary. Ano po ba siya nagpakilala sa inyo? Ano po bang pangalan nito? Well, nung una, ang sinasabi nga po ng kanyang driver ay tito po niya ang ating secretary. Then, upon arrival dito po sa ating opisina, dahil inanais nga po niyang ipag-ayos, yun po ang sinasabi niya, sinasabi naman po niya siya po ay pamangkin ni secretary. But further checking and confirmation, wala naman pong katunayan. May bilanggit po ba siyang alias o pangalan na pwede po na? Napakilala po siya bilang si Jazz po. Jazz Abalos po. Jazz Abalos. Okay. So sir, kumbaga, pumunta siya dito to settle. Parang isa-settle niya na. Paano yung settlement? Para yung pagkahuli sa kanya. What was the intention na pagpunta niya rin? Yes, kasi sinasabi niya pinatawag daw. Pero what was her objective? Yes. Well, unang-una, ang intention niya ay mapawalang visa yung paghuli sa fund na ginamit daw nung nagpo-pulubong. At binerify namin na itong tao na to, itong babaeng ito, ay malayong kamag-anak o kamag-anak ng ating sekretary. Pero narinig nyo naman sa town hall meeting ng ating Pangulo tungkol sa traffic na si mismong SILG ang nagsabi na hulihin lahat ng nagpo-pulubong. Whether kamag-anak o kung sino pa man yan. Actually, itong operation na kinasa natin na to, tatlong beses na ninu-name drop itong babaeng ito. So yung una, nahuli. Yung pangalawa, nahuli. Itong pangatlo na nahuli, ngayon siya lumutang. Sinabi mismo sa akin ng ating secretary na i-entrap itong taong gumagamit ng pangalan niya. Kaya ang kasama natin nag-operate dito ay yung joint composite team ng DILG, MMDA at DOPR. Itong mga kasama ho nating mga operatiba ay mismong tauhan ng ating SILG. Dahil sa marching instructions niya na hulihin itong tao na to, lalo't higit nininame drop ang kanyang pangalan. Sir, so sir, two things. Na-discover ninyo na malayo kamag-anak. Anong eksaktong pagkakamag-anakan? Number one, pangalawa, sinasabi tatlong beses na nininindrap ang babaeng ito. On what occasions and how long siya nininindrap? Well, yung mga driver na nakausap namin, na nahuli namin, tao daw siya ni SILG. Okay? So, tao siya? Kamag-anak siya ni SILG. So, regardless, sinuhuli pa rin namin itong pangatlong beses, tsaka siya dumutang. And nag-verify kami, ito ay kamag-anak ng ating secretary. What's the relation? Anong relation? Anong relation? Parang pamangkin. Of what degree? Yun ang aming ikukumpirma. Pero regardless, nireport ito kay SILG at may marching orders na whether basta hulihin yung tao. So, kinuha namin yung tao. So sir, just to be very accurate about this, there is a modicum of truth doon sa pagsabi niya na kamag-anak siya ni SILG dahil kamag-anak na siya. Yes. But your point is, regardless kung ano pa yung relation niya ni SILG, pina-entrap mismo ni SILG. Oo, kasi may declaration na si SILG before na kasi walang kamag-anak ko yan o hindi, ipapulihin. Bulihin. Tama. Pero tama, magkamag-anak na sila. Magkamag-anak na sila. Yun. Sir, maging penalty.
Sir, pwede ba namin malaman yung mga kasong ipapagaw sa kanila? Both. Hayaan na natin yung legal team mag-file ng kaso. Ito, sir, nasa likod dyan ta. Yung mga ipapasa. Siguro pag-saltay natin, yung arresting officer. Sige, sir. Laksan nyo na lang. Laksan nyo na lang. Ang kakaso po mo sa... sir, ang ikakaso po natin is falsification, public documents with conspiracy, estafa, pretending to possess and influence, resistance and disobedience to lawful order kasi ayaw niya magpapuli. Pati light threats kasi nag-threat si ma'am, ginagamit niya pag-ikamag-anak niya si Secretary Abalos, yung po yung makipapayo natin. So to be exact, so sinabi niya kamag-anak, sinabi niya kamag-anak siya, di ba? Siya. Well, initially, pero what's the point? So sinabi niya, oh, kamag-anak ako, tito ko si Sec. Ano yung kasunod yung sinabi na qualify as a lighter? Sa view po namin, kaya po siya nag-name drop para hindi po hulihin yung kanyang ako, yung driver niya gumagamit ng 13. No, meron ba siyang sinabi na anything na pag ako hinuli ninyo, eto mangyayari. May ganun ba? Or tinigilan niya dun sa... Well, initially, upon the apprehension, yung driver po mismo, yun nga po, ipakilala na sinasabi, ito po ay pagmamayari ng tito or pamangkin ni Secretary Abalos po. So, with that statement pa lang, it already consists of a indirect threat, no, na sinasabi nila, huwag niyo po kami huliin, dahil kami po ay may connection sa ating buting secretary. However, alam naman po natin, lalo po, hindi lang po dito sa MMDA, but also lalo si secretary, he doesn't tolerate such actions po, na ginagamit po ang kanyang pangalan sa mga illegal na aktibidad po. Sir, gano'n na siya katagal nag-ooperate sa inyo pong ano? Kasi baka nakakalusot nun, I mean, this is the third time. Well, it seems like na medyo matagal na po, no, ang operation ng itong Colorum Group na ito. Dahil upon further checking, hindi naman po ito the first time na sila po ay pumaparanda dyan po sa Cubao area na kung saan sila po ay nagtatawag o nagsasakay ng mga pasahero. Pangalawa, kilala na po yung driver dyan po sa area ng Araneta, Cubao, na kung saan siya po mismo ang gumagalaw at naghahanap po ng mga pasahero using different vans po. So, as we stated, this is not the first time na nahuli po yung driver. And this is not the first time na nagamit po ang pangalan na aka Jazz Abalos po. When was the first time? When was the second time and when was the third time? Kahit mga months? Around November of last year, nung kaka-umpisa lang po, meron na po isang panghuli na naganap dyan din po sa Cubao area. Then the second was itong January or February po. Sir, ilan ang kanyang unit and what are your plans? For the units, we still have yet to identify kung ilang units po ang tumatakbo na ginagamit itong group ito. But based on our reports and observation, medyo malaking grupo po ito. Alright. Sir, but si Jazz Abalos, siya yung operator, may-ari, or pumapadrino lang siya? Ano ba ang papel niya talaga? Yan po, alamin pa po namin kung anong katotohanan, but siya po ang ginagamit ng driver. And with her actions na pumunta po dito sa aming ahensya na gusto po makipag-usap, that already implies that she is handling itong grupo ito. Sir, just to be clear, so pumunta siya dito, nagsabi siya, gusto niya makipag-usap. Nag-offer ba siya na kahit ano, or hindi pa kayo pumupunta doon, binasahan na siya ng Miranda? Well, can you walk us through what happened? So pumunta siya dito and... what happened next? Well, with the mere fact na pumunta po siya dito at nagpakilala po ulit na pamangkin na daw po ang dito nga niya po si Secretary Abalos, with that pa lang po, hindi na po tamang gawain niya. Dahil unang-unang alam naman natin na illegal po ang actions ng kanyang driver. Uulitin ko po, Colorum van po siya, which is illegal. Wala po. Ang lisensya na ginagamit po niya ay falsified. And pangatlo, expired registration po. So with those violations, dapat wala na po tayong pag-uusapan pa. Dahil masyadong maraming violation na po yun. But the truth is, papero sa lang ano, kanya yung ban? That we have to confirm. Kasi po sa ORCR, iba po pangalan na nakaregister. But she is claiming na inassume nga po niya. But wala naman po mapresenta any legal document stating that she assumed the ban or even a deed of sale.
to clarify. So, i-impound yun yung van niya yun siya? I-impound yun? Yes, i-impound yun. I-impound yung van. Ito kasi yung regular function ng MMDA na sa amin, ng aming chairman, na intensify itong panguhuli ng kolorong. Bukod pa dun sa pina-operate ng Secretary of Justice. The third na overdue, yung November 2023, yung first, January, February, yung second, yung third, kahapon. No, just this morning. Just this morning, tapos nagkabiso yung driver. Mm-hmm. Siyempre, nagkabiso siya dun sa boss niya. Mm-hmm. Yung boss niya, yung Jazz Avalos na, yung pumunta dito, papunta dito, sa kanya niya siya, kino. Actually, on the side of the apprehension, medyo nagkaroon lang po ng pagtitret sa ating mga operatives or sa ating mga enforcers dahil hindi lang naman po yung driver ang bumaba. Meron po mga ilang mga tao na pumalibid po sa ating enforcer. Kaya ito po ay naging ano rin natin, no, kumbaga result. That's why nagkaroon po tayo ng isang malaking operasyon with the DILG po. What was the Well, marami po mga nakapadrino or lumabas na mga tao. Because Tacubao area, alam naman po natin, marami naman po talaga na mga kolorong passenger vans. So, grupo po ito eh. So, that's why yun nga po, may ilang mga tao na dumating po para respondehan din yung van nito. So, sir, ang may mga binanggit ba? May mga sinabi ba that would constitute as a threat sa enforcers? Well, yun nga po eh. The mere fact that they are stating na... I mean, yung mga enforcer ba, meron ba silang sinabi sa inyo, may nireport ba sila sa inyo na anything na narinig nila dun sa taong pagmaliikid? Because it could be anything, pero meron ba silang narinig or meron ba nasabi na parang that made the enforcers feel like they're not in a safe environment? If I may po, kasi yes. Based on the reports po nung MMDA officer, named lang po agad siya na siya ay kamag-anak ng SLG, that the traffic alone is enough po na to threaten our ordinary officers. Kaya nga po nag-respond po kami kaagad kasi yung place of apprehension is very near sa krami, sa office namin. Kaya dumating po yung isa namin yung person and confirm nga na dininbrap na ang pangalan ni SILG. So happy kami po yung directang PNP personnel ni SILG. Kaya po ngayon, so, ang sabi po, dalhin po siya at pupuntahan niya yung MMDA office, dalhin din dun yung driver niya. Kaya po dito po ngayon in-trap at dito po in-apprehend yung kanina pong dalawang in-arrest ng tao. So, nung bakit siya in-trap? Kasi kaya po siya nag-in-trap kasi at that time po nung apprehension niya yung near sa krami, ongoing pa po yung crime. Kasi po, at that time, ni-name-drop sila ng name ng ni SILG at the same time, ayaw nila magpahuli. Kaya po pumunta ka agad yung babae po dito telling everyone na ako'y kamag-anak ni SILG. At in-orderan niya ngayon mga tao na dali nyo dito yung tao ko kapunta sa MMDA kasi yan ay aking aarborin. Gamit yung kanyang name-dropping at influence. Did she actually say that? Yes, sir. As in exact words niya. Just to add to the statement, no? More than 1 hour po tayo dun sa area of apprehension dahil nga po ayaw magpatikit, ayaw magpa-impound ng driver. So, ang ano po, ang instruction po ng itong tinatawag na si Ma'am Jazz, hintayin at huwag magpatikit dahil siya nga po ay papunta na din sa opisina para magpatikit at makipag-usap. Okay. So ilang po mga pasahero nung hinuli yung ano, yung van na yan? Ilang sakay na pasahero? Magkanto ang pamasahin si Miss Mel? Sa 200, bawat isang pasahero, biyahing Cavite, Laguna. Sa office ko siya dinarasyon ko si Jazz? Para makipag... Dito sa SOG. Sir, ask ko lang, yung, di ba, tawag dito, dahil nga po na find out nyo na na tupuy-peke, yung gumagamit na lisensya, and then kolorum po sila, at gumagamit po pangalan ni Secretary Avalos. Meron po ba kayong kakasayang follow-up operation? Kasi nakita ko po, nagtatawag na rin po yung suspect kanya. Baka po dinidisperse na nila para hindi na po sila mahuli lahat. Well, tuloy-tuloy naman yung operations na ginagawa natin every day yun. Ito ay utos ng ating chairman artist, so it's a regular function. And ang intel naman na pinanggagalingan natin hindi lamang sa MMDA,
like I told you, this is a composite team between three agencies. Kaya kahit i-disperse nila kung saan-saan dahil may nahuli sa isang area, mahuhulit mahuhuli sila kasi nagsasakay sila ng pasahero. Makikita natin yan. You're also assuming, sir, since yung isang driver eh, taong dito, fake food license, yung mga grupo na to ay gumagamit almost lahat ng fake license. Do you think, sir? Meron kaming mga nahuli na hindi naman peke yung lisensya niya. It just so happens itong nahuli natin na to ay peke yung lisensya. Sir, ito po ba ay itong apprehension na ginagawa nyo ay para po sa lahat at wala po tayong kikilingan kahit po may mga yes. malalaking pangalan pong imbol? Actually, ito nga mismo eh. The more na gamitin nyo yung pangalan ng kung sino mang opisyal, the more kayong huhulihin. Katulad ng trap natin ngayong araw na to, ginamit niya yung pangalan ni SILG, nag-name drop siya. The more reason na dapat mahuli yung mga ganyang klaseng tao. Yung point na lang na although hindi sa kanya nakapangalan yung ORCR ng van, inamin niya kanina na sa kanya yung van. Kasi yung the mere fact na ayaw niyang patikitan, pinahihintay niya yung driver at huwag aalis dahil kakausapin niya kami dito. Ano that already is ano eh. Gusto ko rin. Tama po. Kaya add ko lang po sir, kasi po ang circumstances suggest na yung ginagawa niya is influencing at pinipret kaming mga lower ranks. Kasi hindi naman po lahat ng ebidensya ay direct. Circumstances show. Bakit ang pupunta dito? Bakit ang mag-name drop? Eh, so far, confirm pa lang talaga ng pinsan na mag-anak. Tapos, yung bakit pinahinto yung tao namin doon? So, malapit pa sa Krami. Pito aso ni. Tapos pinapunta mo dito sa sakyan at ako, even me, I cannot do that. Pinapunta mo dito sa MMDA na sabi mo, kamag-anak ko, huliin yung tao. Ano yung meaning ko, sir? Yun po yung circumstances po, shows. Circumstantial yung pag-threaten. Yeah. Kulong yung kukulong yung babae. Ako, pacified po yung sino nagsabi na siya yung nagsabi ng si driver na huwag mo patikit? Yung driver nagsabi? Yung... Or inamin niya? Sino nagsabi daw na huwag tikitan? Na huwag magpatikit? Yung enforcers po natin. Siya yung enforcers. Sino nagsabi? Yung driver o yung babae? Dalawa sila. Dalawa. Yung driver, sinasabi ng driver, wait lang kasi nga... Sabi ni Madam Jazz. Which is si, ano, is pamangkin nga daw ni Secretary at magkikitan dahil papunta na daw sa amin. Sino yung pangalawa nagsabi na huwag matutupin? Trupo. Trupo. Pinakausap sa kanya. Ito po yung mga, Ah, umaregro pa. Nung 1K muna, yung driver, nung pagkahuli ko, umaregro. Sabi ko, huwag na, tapos pinawagan niya na yun. Ano yung pag, nag-bribe po pala kasi, sir? Yung driver.